buong mundo. Ito ang balita. Bagyong Ramon nagdala ng malalakas na pagbugso ng hangin at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Cagayan Province. Magnitude 5.9 na lindol naramdaman sa Kadingilan, Bukidnon. Ilang mga establishmento nagtamo ng pinsala. Department of Agriculture maglalaan ng 3 bilyong pisong ayuda sa susunod na taon para sa mga magsasakang naapektuhan ng rice tariffication law. Pangulong Duterte nilinaw na hindi cabinet member si Vice President Robredo matapos italagang drug czar. U.S. Secretary of Defense Mark Esper at Defense Secretary Delfin Lorenzana nagpulong upang palakasin ang aliansa sa Pilipinas at Estados Unidos at pagtibayin ang kooperasyon sa seguridad sa rehiyon. Alamin mga gamit na bawal bitbitin sa Southeast Asian Games. Una sa ating mga balita, nagdulot ng malalakas sa pagbugso ng hangin at mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Cagayan Province ang Bagyong Ramon na nagsimulang maramdaman kagabi. Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng PDRRMC ang posibilidad ng landslide at mga pagbaha habang hindi pa rin nagla-landfall ang bagyo. Mula sa Gonzaga, Cagayan, ito ang balita ni Joan Nano live. John, go ahead. Magandang hapon sa iyo, Angela. Binayo ng malalakas na hangin na may kasamang malakas na mga pag-ulan ang ilang bayan dito sa lalawigan ng Cagayan kung saan nakataas kanina ang storm signal number 3 dahil sa bagyong Ramon. Pero kumpara sa mga nagdaang bagyo, kaya ng Lawin at Ompong, ayon nga sa ilang mga residente ay hindi masyadong mapaminsala itong bagyong Ramon. Sa bayan ng Gonzaga, bago pa mag-alas 11 kagabi ay naramdaman na Angela ang malalakas na hampas ng hangin at nawalan rin ang supply ng kuryente. Pabugso-bugso rin ang malalakas na ulan sa May Santa Ana kung saan inaasahan sanang magla-landfall ang bagyo batay sa forecast kahapon. Sa bayan naman ng Abulug, hindi masyadong ramdam ang mga pag-ulan, subalit malakas ang hangin. Isa ang bayan ng Abulug sa mahigpit na binabantayan ng Cagayan PDRRMO kung saan higit 50 bahay ang gumuho noong nakaraan sa pagragasa ng tubig sa ilog bunsod ng Tropical Depression Kiel. Sa bayan naman ng Apari, tumigil na ang mga pag-ulan at malakas na hangin bandang alauna ng hapon. Sa huling datos ng PDRRMO, nasa 1,703 na mga pamilya ang inilikas dahil sa bagyong Ramon. Dito sa bayan ng Gonzaga, Angela, nasa higit 100 mga pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Inilikas sila ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa banta ng pagguho ng lupa at mga pagbaha sa kanilang lugar. Narito ang kanilang mga naging pahayag. May mga matigas talaga. They told us, they know, alam nila ang gagawin. But still we insist na kailangan na talagang may mga, especially itong karuuan, na kailangan talaga natin i-evacuate sila. So dahil matigas sila, so I insisted na yung mga babae, yung mga buntis, matatanda, mga bata. Okay lang naman, ma'am. Kasi ma'am, pag ganito na ma'am, binibigyan kami kaagad ng pagkain, hindi kami pinapabayaan dito, ma'am. Maganda naman, ma'am, ang ano nila sa amin. Maayos naman, ma'am, dito kasi inaasikaso kami talaga. Angela, kanina ay nagabiso ang NDRRMC kung saan na sinapayuhan nga nila mga residente na paghandaan pa rin ang posibleng malalakas na mga pag-ulan na dala nitong Bagyong Ramon. Pero sa ngayon, dito sa bayan ng Gonzaga ay ambun-ambun na lamang yung ating nararanasan. Kanina, galing tayo dyan sa may coastal area at nakita nga natin na malalaki pa rin yung mga alon sa dagat. Sa ngayon ay wala pa rin supply ng kuryente dito sa bayan ng Gonzaga, gayon din sa may Santa Ana. At wala pa rin abiso ang provincial government kung suspendido pa rin ang klase sa mga eskwelahan bukas dahil pa rin sa banta ng Bagyong Ramon. Angela? Maraming salamat, Joan Nano. Naghahanda ang mga mangingisda sa San Fernando, La Union sa epekto ng Bagyong Ramon. Inilagay na sa tabi at dinali na ng maayos ang mga bangka sakaling tumaas ang alon. Mula sa La Union, ito ang balita ni Toto Fabros live. Toto, go ahead.
Yes, Angela, simula pa kahapon hindi na pumalaot ang mga mangingista sa Barangay Ilocano Sur dito sa siyudad ng San Fernando, La Union. Handa na rin silang ilipat sa mas mataas na lugar ang kanilang bangka sakaling lumaki pa ang alon na maaaring epekto ng Bagyong Ramon. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa San Fernando, may naka-standby na 50 pieces initial relief packs para sa Bagyong Ramon. Ang mga residente. Sa ngayon, Angela, maaliwalas pa ang nararanasan na panahon dito sa San Fernando. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ng San Fernando, La Union, may naka-standby na 50 initial relief packs para sa mga maapektuang pamilya ng Bagyong Ramon. Nakaready na rin ang mga tent na gagamitin kung sakaling kailanganing ilikas ang mga residente. Sa ngayon, Angela ay nakakaranas ng maaliwalas na panahon dito sa San Fernando, La Union. Angela? Maraming salamat, Toto Fabros. Kanselado ang ilang biyahe ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ngayong araw dahil pa rin sa epekto ng Bagyong Ramon. Sa abiso ng Manila International Airport Authority o MIAA, kabilang sa mga canceled flights ang biyahe ng Philippine Airlines sa Manila lawag at pabalik. Payo ng MIAA sa mga pasaherong apektado, makipag-ugnayan sa airline company para sa rebooking ng flight o refund ng pamasahe. Muli namang naramdaman ng malakas na pagyanig ang ilang bahagi ng Mindanao. Ito ay matapos ang 5.9 magnitude earthquake na tumama sa bahagi ng Kadinggalan, Bukidnon. Ito ang balita ni Janice Enjente. Isa na namang lindol ang naramdaman sa Mindanao kagabi. Base sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, magnitude 5.9 ang naitalang pagyanig sa Kadilingan, Bukidnon, dakong alas 9.22 kagabi. Sa inisyal na ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nakapagtala ng nasa 100 establisimiento na nagkaroon ng damages sa Bukidnon kasunod ng malakas na pagyanig. Nasa 30 aftershocks na rin ang naranasan pagkatapos ng lindol. Ngunit nakaramdaman ng mga pagyanig ang mga residente. Kampante ang mga ito dahil anila, nasa safe area na sila. Nananatili kasi ang mga ito sa evacuation center mula pa nang maranasan ang mga unang malalakas na lindol sa Mindanao. Nagpagpasalamat, ma'am, na nabuti namin yung kapita. Dito kami sa bukid, awak. Pagkuro lang nalit, makay po nito malukot ng bukid. Pero ako po nagpagpasalamat tungkol sa pagkakulkan sa amuan na rin. Safety, ma'am, kay Winfield, manggod siya. Then, marag, kinang safe po kayo siya para kay... Para yung kabalumi na inaula na magulugulog ng parasit na kinitari. Ito na ang ika-apat na malakas na lindol na tumama sa Mindanao region. Agad namang sinuspindi ang pasok ngayong araw sa Bukidnon habang sinusuri pa ang kaligtasan ng mga gusali. Wala namang naitala ang mga otoridad na nasaktan sa nasabing lindol. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, nag-landfall na ba si Ramon? Magandang hapon, Monica, sa ating mga kasambahay. Sa ngayon ay hindi pa rin nagla-landfall yung pinakasentro ng bagyong si Ramon. Kaninang alas 3 ng hapon ito'y namataan ang pag-asa. Dito sa distansyang 120 kilometers sa may silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglayan itong lakas ng hangin ngayon na 120 kilometers per hour. Nasa typhoon category pa rin at umaabot sa 165 kilometers per hour yung kanyang taglay na pabugso ng kanyang hangin. Almost stationary, ibig sabihin halos hindi siya gumagalaw dun sa kanyang posisyon, yung pinakasentro nito. Pero yung kanyang cloud band o yung bahagi ng kanyang ulap ay nakaka-apekto na sa mga isla dito sa may dulong Hilagang Luzon kasama na ang Batanes area. Patuloy na makakaranas ng mga pagulan ang Northern Luzon, particularly itong Cagayan, Isabela, yung part ng Apayao, Kalinga, yung area din ng Ilocos Norte, Ilocos Sur hanggang sa may area ng La Union. At maabot yan sa may area ng Pangasinan. Doon sa forecast track ng pag-asa, makikita nga natin na ngayong gabi o bukas ng umaga ay maaaring mag-landfall itong bagyo. Sentro ng bagyo o mata ng bagyo dito sa may northern part ng Cagayan at lulusot at magkocross dito sa may area ng Ilocos provinces hanggang sa lumabas na nga sa may West Philippine Sea bago ito mag-exit ng Philippine area
of responsibility. Ang tropical cyclone wind signal number 3 ay nakataas pa rin po sa may area, yung northern portion ng Cagayan, particular sa Santa Ana o Santa Praxedes, sa Claveria, Sanchez Mira, Pamplona, Abulug, Ballesteros, Apari sa Calayan, sa Kamalanigan at sa Bagay sa may area ng Santa Teresita, sa Gonzaga at Santa Ana. Sa mga lugar na yan ay masungit ang panahong mararanasan. Samantalang signal number 2 ay nakataas naman sa may Batanes, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos provinces at sa nalabing bahagi ng Cagayan. Signal number 1 naman ay nakataas pa rin sa northern portion ng Isabela, particular sa Santa Maria, San Pablo, Maconacon, Cabagan, Santo Tomas, Quezon, Delfin, Albano, Tumawini sa may Divilacan, Quirino, Rojas, Malig, San Manuel, Burgos, Gamu, Ilagan City, at signal number 1 din sa Mountain Province, sa Benguet, Ifugao, La Union at Pangasinan. Hanggang 60 kilometro kada oras ang posibleng marandamang hangin sa mga lugar na yan. At bukod sa bagyo, ay meron pa rin tayong isang low pressure area na binabantayan ngayon. Ito po ay namataan ng pag-aasa sa 670 km sa may silangan po yan ng Borongan City, Eastern Samar. Doon sa simulation ng windy.com, pagkatapos itong bagyong si Ramon ay dediretso rin dito. Posibleng dumiretso din itong low pressure area dito sa may area ng Northern Luzon. Malaki ang possibility na ito'y maging isang bagyo at papangalanan naman itong Sara, kung sakasakali na ito'y maging isang bagyo. Pang-19 na pumasok sa Philippine Air Responsibility ngayong 2019. Abangan pa rin natin dahil yung pinapakita nitong ating models, medyo malakas na mga pag-ulan pa rin dito sa may area ng Northern Luzon at maaaring itong Cagayan pa rin o Isabela ang tumbukin ito kung sakasakali magiging tutugma itong models na ipinakikita na galing sa windy.com. Ating latest sa ating panahon, balik sa'yo, Monica. Ray, ang mga report nito mga naunang araw ay sinasabing dapat naglandfall na itong si Ramon kagabi pa lamang. So ano ang naging cause ng delay ng kanyang paglandfall? Unang-una yung sinasabi nila na walang puwersa na nagtutulak dito sa bagyo papunta dito sa kanyang direksyon at yung interaction nito dito sa may tinatawag natin na Amihan o Northeast Monsoon may bahagyang epekto doon sa paggalaw dahil malamig itong dalanghangin ng Amihan at yun naman ay kakontra ng isang low pressure area o isang bagyo kaya nagkakaroon siya ng interaction at naapektuhan yung kanyang direksyon at yun nga medyo bumagal ng kaunti dito sa paglalandfall niya sa may area ng Extreme Northern Luzon. Alright, maraming salamat. Ray Pelayo live mula sa UNTV Weather Center. Nilinaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi miyembro ng kanyang gabinete si Vice President Lenny Robredo matapos italagang drug czar. Ayon naman, sa Malacanang, nagbago ng isip ang Pangulo dahil sa mga maling hakbang ng Vice Presidente. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I assure her as a cabinet member, first balik siya, so that she will have the authority. Eh, alam mo, ang cabinet members are alter ego lang ng presidente yan. So, kung may gawin ang cabinet member, it is as if it is mine. So, to make it legal, just a little fiat. Hindi na kailangan na ano pa ako sa Congress. I will just make her the cabinet member. Tapos all drug cases and all things matter in connection with drugs, iyon na yan. Hanggang katapusan. Ito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ilang araw bago gawing opisyal ang kanyang alok na pagiging drug czar kay Vice President Lenny Robredo. Subalit hindi tulad ng nauna nitong ipinahayag, sinabi ng punong ehekutibo kamakailan na hindi niya itatalagang miyembro ng kanyang gabinete si VP Robredo matapos i-designate bilang co-chair ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Ayon sa punong ehekutibo, hindi sila pareho ng partido ni Robredo at hindi siya nakatitiya kung ang mapag-uusapan sa cabinet meeting ay hindi nito ihahayag sa labas. Kinumpirma naman ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na hindi cabinet post ang pagiging drug czar ni VP Robredo dahil sa mga maling hakbang nito. She made missteps, if I may call it.
that registered red signs that cannot be ignored by the President. Kabilang anya dito ang pakikipag-usap at paghingi ng payo ng pangalawang pangulo sa mga foreign institution at personality na may hatol na sa kampanya laban sa illegal na droga ng administrasyon. Paghingi nito ng classified data sa anti-drug war at sa tendency umano nitong magbigay ng impormasyon sa iba. Aminado naman si Secretary Panelo na hindi pinagkakatiwalaan o may reservation ng punong ehekutibo kay Robredo kaugnay ng usapin sa classified data sa anti-drug war. Wala rin anya siyang nakikitang bago sa anti-drug war sa ilalim ng pagiging drug czar ng Vice Presidente. Since he has talked with certain institutions and people that are supposed to be enemies of the state, to the mind of the President, that's a dangerous sign. Ibig sabihin, you may not be doing it purposely, but delikado. Kaya hindi ba you already made a statement, delikado yung ginagawa mo. Ayon naman sa kampo ni VP Robredo, magulo kausap ang Administrasyong Duterte, subalit magpapatuloy sa pagganap ng kanyang tungkulin ang Vice Presidente. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacañang. Hindi napag-usapan sa command conference sa Malacañang kagabi ang susunod na pinuno ng pambansang pulisya. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Bernard Banac, tanging mga issue lamang kaugnay sa National Task Force for Ending Local National Communist Armed Conflict ang natalakay. Kaya naman patuloy anya sa panunungkulan bilang officer in charge ng PNP si Police Lieutenant General Archie Gamboa. Inaasahan ng ilang opisyal ng PNP na kagabi na papangalanan ng Pangulo ang susunod na PNP Chief matapos magbitiw sa pwesto at tuluyang magretiro si dating PNP Chief Police General Oscar Albayalde noong November 8. Pagsasagawa ng feeding program sa Apalit, Pampanga kaugnay ng pagdiriwang ng 39th anniversary ng Ang Dating Daan. Mula sa Pampanga, ito ang balita ni Sister Deza Belandres. Kahirapan ang isa sa mga suliraning kinakaharap ng maraming bansa ngayon. Resulta nito ay ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga taong walang kakayanang magkaroon man lamang ng kahit makakain sa hapagkainan. Sa Pilipinas, mahigit sa 2 milyong Pilipino o 9.4% ang nakararanas ng gutom ayon sa Social Weather Stations o SWS Survey na maaaring maging sanhi ng mataas na bilang ng malnutrisyon. Kaya naman dahil sa adhikaing makagawa ng mabuti sa lahat, sa pangunguna ni na Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon, ay patuloy ang pagsasagawa ng feeding program dito sa Apalit, Pampanga na naglalayong matulungan ang ating mga kababayan. Proyektong ito ng feeding program ay balak din po namin gawin sa Apalit. Pakainin ng mga pulubing nasa daan, yung mga taong walang makain, kahit tanghalian lang at hapunan. Sana po ay samahan kami ng Panginoon magawa ang mga bagay. Malaki pong bagay na yung binigay niyo sa mga bata. Kami nagpapasalamat ng lalo sa ano namin ito nagpaano ko ng ambulance para nga yung mga misig dito masuportan. We are very blessed and we are very thankful to ADD community na binigyan kami ng chance para mag-extend sila ng ganitong program sa aming mga bata, which is very helpful, no? Mabibigyan ng attention yung undernourishment. Siyempre, sunod-sunod na yon, gaganda yung performance ng mga bata sa school. So malaking tulong talaga yung binigay niyong feeding program sa amin.
Unang-una po, syempre masaya kasi lahat, halos lahat ng mga bata talaga nakikater ng feeding program nyo po. Ano? Tapos talagang makikita mo, hindi lang siya isang beses, talagang yung mga bata hanggat gusto nila. No, so nagpapasalamat po kami sa dating daan kasi po binigyan nila kami ng chance na makapag feeding program po sila dito para matulungan naman po yung mga bata, na lalo na yung po mga malnourished na bata. Napapasalamatan po kami dahil sa biyaya ng Diyos na binigay sa amin. Masaya po dahil nakakabahagi po kami sa pagpapakain sa mga batang walang anuman. Sa mga nanay po na, o hindi man nanay, basta magulang, inaanyayahan po namin kayo na makabahagi sa kahit anong advocacy ng kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Wala po dito sa Paligi Elementary School. Happy birthday, anniversary, and happy birthday. At sa pagdiriwang ng 39 na taon ng the longest running religious program ang dating daan, patuloy na magiging kaisa ang mga kabalin at ang members Church of God International sa mabuting layuning ito na makatulong sa ating mga kapwa-tao. Mula rito sa Pampanga, Sis Desa Belandres, para sa ang dating daan 39th anniversary, upholding the truth through the gospel and good works. Maglalaan ang pamahalaan ng panibagong 3 bilyong piso para sa bagong grupo ng mga magsasaka na apektado ng rice tarification law. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, ang makakatanggap ng 5,000 unconditional cash transfer ay ang mga magsasakang nagmamay-ari ng mahigit sa 1 hektarya at hindi tataas sa 2 hektarya. Umpisahan na rin ngayong buwan ang pamamahagi ng bigas sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program kapalit ng dating rice cash allowance. Galing sa mga lokal na magsasaka ang bigas para matulungan ang mga ito sa epekto ng mababang presyo ng palay. Nag-iimbestiga na rin ngayon ang DA sa mga smuggler na nagpapapasok sa bansa ng mga bigas at iba pang agricultural product. Nakiusap din si Dar sa mga nagkakasan ng kilos protesta bukas na sanay pahalagahan ang ginagawa ng kagawaran para maibsan ang epekto ng rice tarification law. Nakipagpulong si Defense Secretary Delfin Lorenzana kay United States Secretary of Defense Mark Esper na nasa bansa ngayon. Layon ng pagpupulong na palakasin ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at pagtibayin ang kooperasyon sa seguridad sa rehiyon. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Pagpapatibay sa alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ang layo ng pagbisita ni United States Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper sa bansa. Nauna na nitong binisita ang mga bansang South Korea at Thailand. Sa kanyang pagbisita sa Pilipinas, kaninang umaga, nag-alay ng bulaklak ang kalihim sa 17,000 na mayapang miyembro ng U.S. Service sa Manila American Cemetery sa Taguig City. Sa bilateral meeting naman, kasama si Secretary Delfin Lorenzana, ilan sa mga napag-usap ang issue sa West Philippine Sea at paglaban sa terorismo. Samantala, ay giniit ni Secretary Esper ang kahalagahan ng pagpapalakas sa freedom of navigation at pagsunod sa international laws at rules ng lahat ng mga bansa, lalo na ng China. Ayon kay Esper, sa kanyang pagdalo sa ASEAN Defense Ministers Meeting sa Thailand, isa ang mapanakop na pagkilos ng China sa South China Sea sa mga ikinababahala ng mga bansang miyembro ng ASEAN. The clear signal we're trying to send is not that we oppose China per se, but that we all stand for international rules, international laws, and that we think China should abide by them as well, and that acting collectively is the best way to send that message and to get China on the right path. Samantala, ibinahagi naman ng 2 kalihim na bukas sila sa pag-uusap patungkol sa pag-review sa 1951 Mutual Defense Treaty ng 2 bansa. Because in my opinion, it has been made in 1951 at the height of the Korean War, and the situation then compared to now is different. So we are actually in discussion, the low-level discussion first. For all those reasons, it's good to do so, and I think the fact that we are such
strong and capable allies, and there's such a great friendship between our militaries and our peoples that this is something we do together, and I look forward to meeting and discussing this further. Tiniyak din ng Estados Unidos na patuloy nitong susuportahan ng Pilipinas maging ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Susunod namang pupuntahan ng Defense Secretary ng Estados Unidos ang Vietnam bilang bahagi ng kanyang Indo-Pacific Tour. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Inilabas na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang listahan ng mga bagay na bawal bitbitin sa lugar ng pagdarausan ng Southeast Asian Games. Magpapatupad naman ng gun ban sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon simula bukas. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Inisa-isa na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga ipinagbabawal na bitbitin sa mga lugar ng pagdarausan ng SEA Games. Ayon kay NCRPO Acting Director, Police Brigadier General Dibold Sinas, kabilang dito ang mga matutulis at matatalim na bagay. Mga inuming nasa lata, bote at plastic bottles, posporo, lighter, fireworks, sigarilyo at iba pang pailaw, banner, flags, perfume, gas spray cans, folding chair, ladder at malalaking bag. Including yung maliliit lang, yung mga nail cutters, kasama po yun, bawal. Tapos, basta magamit na pangputol, pangstab, at saka mga pampapalipad, bawal yan. Sinabi din ni Sinas na bukod sa billeting area, venue at road security, kasama din sa babantayan nila ang mga tinatawag na most likely tourist spots o mga bar at clubs sa Metro Manila. Nirequest namin sa Philippine Organizing Committee na informahan sana yung detail natin police kung may lalabas. Tapos meron na kami nilalagay ng mga visibility dyan. Ipinaalala din ni Sinas na suspendido ang permit to carry firearms outside of residence o PTC-4 sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon simula bukas, November 20 hanggang December 12. Maging ang mga miyembro ng law enforcement unit na nakasibilyan at hindi naka-duty ay bawal magbitbit ng baril. Sa kabila ng ginagawang paghahanda ng Metro Manila Police sa SEA Games, ay tiniyak ni Sinas na hindi nila pababayaan ang seguridad sa mga vital installations at ibang matataong lugar dahil may sapat silang bilang ng police para dito. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crami. Accountable si House Speaker at Philippine Southeast Asian o SEA Games Organizing Committee Chair Alan Peter Cayetano sa lahat ng usapin kaugnay ng isasagawang palaro sa November 30 hanggang December 11. Ito ang reaksyon ng palasyo kaugnay ng kontrobersyal na 50 milyong pisong halagang disenyo at construction ng stadium cauldron para sa SEA Games. Una na itong kinwestiyon ni Senate Minority Leader Franklin Rilon sa deliberation ng proposed 2020 budget ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na mas maigi sana kung ginamit sa pagpapatayo ng mga silid-aralan ang para sa nasabing kaldero. Speaker Alan is accountable to all that relates to the SEA Games. Kung anong buliliyaso doon, siyempre siya, dahil siya nagpapatakbo doon, siyempre accountable siya. But meanwhile, let's not prejudge first. Nabusisi sa Senado kung sino ang dating opisyal ng Philippine Olympic Committee na tinukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot sa korupsyon. Ito ang dahilan kung bakit nagdalawang isip umano ang Pangulo noon na pangasiwaan ng POC ang paparating na SEA Games. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Idinepensa ngayong araw ni Senator Christopher Bongo ang panukalang budget ng Philippine Sports Commission sa plenaryo. Dito nabusisi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon kung sino ang dating opisyal ng POC na tinutukoy ni Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot sa korupsyon. Kaya nagdalawang isip ito noon na pahawakan sa POC ang preparasyon ng 2019 Southeast Asian Games. So we're just wondering who are the people that the President had concluded could be dipping their dirty finger into this preparation of our Southeast Asian Games. Gusto mong malaman sino yon?
Yes, yes, Mr. President. Bubulong. I think it's a legitimate question. Ibubulong ko mamaya sa iyo. Ayon kay Senator Boom, mula sa Philippine Olympic Committee ang sinasabi ng Pangulo. I think the President was referring to the previous leadership of the POC. And yun po yung sinasabi ko na allergic siya. Tumanggi nang kumpirmahin pa ni Senator Go kung si dating POC President Jose Pepinco Huangco ang tinutukoy niya. Ipapaubayan na lang na Senador sa Pangulo ang usapin na ito. Sa ngayon ay pinangangasiwaan ng POC, PSC at Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ang paghahanda sa paparating na SEA Games. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Tila hindi natinag sa galit ni Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga militante na gumawa ng bandalismo sa Maynila. Isang bandalismo na naman ang nakita sa pader ng Aurelio High School sa lungsod. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Tingnan niyo kung gaano kahirap. Yan, gusto mo yan. Ito gusto ninyo sa gobyerno. Ito gusto niyo pagkaabalaan namin. Imbis na pagkaabalaan namin kung paano namin kayo bibigyan ng bahay. Kung paano namin kayo bibigyan ng trabaho. Sa ganitong paraan, binatikos ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga militanteng may kagagawan ng bandalismo sa Lagusnilad. Ipinakita ng alkalde kung gaano kahirap burahin ang pintura ng bandalismo. Sinabi pa nito na naaksaya lamang ang buwis na maaari sanang pambili ng gamot para sa mga mahihirap ay nagagamit patuloy sa pagbura sa bandalismo. Binigyan din ni Dumagoso na sakaling umulit ang grupo ay sasampahan niya ng kaso. Subalit kinabukasan lamang, isa na namang bandalismo ang ginawa ng Panday Sining sa pader sa harapan ng Aurelio High School sa Maynila. Kanina, mismong mga estudyante na ng Aurelio High School ang voluntaryong nagtulong-tulong para burahin ang isinulat ng mga militante sa pader ng kanilang eskwelahan. Para po sa akin, hindi po tama yung ginagawa nilang ganyang, sinasabi po nilang ganyang art. Kasi po, kung art po ang tawag dyan, pwede naman po natin gawin yung art sa mga iba't ibang klase ng mga papel. Dumilang sa pader yan. Eskwelahan pa. Saka gumagawa yung mga nag-rally lang. Sana wag na nila dumihan yung pader. Sana naman kinalaman yung pader sa gobyerno. Sana hindi nila ito ginagawa kasi nga nakakadumito sa ating kapaligiran. Saka, kumapamit po yung Maynila. Kumapa po yung Maynila pagkaganyan. Maaalala na sa galit ng alkalde, sinabi niya ito sa mga militanteng grupo na nagbandalismo sa Lagusnilad. Huwag kayong pahuli sa akin. Pag nahuli ko kayo, paninila ko sa inyo to. Sa inilabas namang pahayag ng Panday Sining noong Linggo, handa umano silang himuri ng kanilang mga isinulat ng pulang pintura sa pader. Ito'y kung handa rin daw himurin o dumikit man lang ang kanilang mukha sa lupang inaapakan ng madla. Sa Maynila, umiiral ang Ordinance No. 7971 o ang The Anti-Vandalism Law of 1999. Ipinagbabawal sa ilalim nito ang magpinta at magsulat sa mga pader, bakod, mga gusali, pribado man o pampubliko, maliban na kung may pahintulot ng mga otoridad o ng alkalde. 1,000-5,000 piso ang multa at pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon ang parusa sa mga lalabag dito. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Maynila. Isang mobile app para sa mga mananakay ang inilunsa ng pamunuan ng LRT1. Layon umano nito na matulungan sa pagplano ng biyahe ang may kalahating milyong mananakay nila araw-araw. Ito ang balita ni Mai Bermudez. Real-time train arrival at departure, halaga ng pasahe, pati crowd monitoring sa 20 istasyon ng LRT1. Ilan lamang ito sa features ng bago at kauna-unahang mobile app na inilunsad kanina para sa mga mananakay ng Light Rail Transit o LRT1. Sa Ikot Manila app, pwedeng i-report kung nakakaranas ng mga aberya o technical glitches sa mga commuter sa tren. Maaari ding matukoy ang mga tourist destination sa Metro Manila na malapit sa mga istasyon ng LRT. Makikita rin ang mga safety reminder at abiso mula sa LRT management. Well, yung gusto namin i-address is yung seamless journey ng passenger. So, at least pagdating niya sa station, alam niya kung ilang minutes darating yung train, no? Also, let's say, pag pwede siyang pumili between 2 stations, makikita niya kung ano yung station na mas hindi crowded or siguro mas mabilis yung train, no?
Pero dahil bago pa lamang ang app, aminado ang LRMC na marami pang dapat ayusin sa serbisyo at features nito tulad ng pagiging accurate or real-time na mga estado ng tren. Currently, we have about 500,000 riders daily. So our target, initial target is 1%, to achieve a mass of 1%. And then we're growing from there. So we appreciate your feedback. It's a work in progress. Also, we would appreciate it so that you can continue to improve it. Pero dahil papalapit na ang holiday season, ang pahirapang pagsakay at pagpunta sa mga destinasyon ang nais tugunan ng LRMC. Available sa iOS at Android devices ang Ikot Manila app at maaaring ma-download sa Play Store at Google Play. May Bermudez, UNTV News and Rescue, Pasay City. And for the news abroad, thousands of people returned to the streets on Monday to mark the first month of the most serious civil unrest of Chilean democracy and show their distrust of both the social agenda announced by the government and the parliamentary agreement on the new constitution. The Plaza Italia, the ground zero of the protests, and renamed by the protesters as Plaza Dignidad or Square of Dignity, once again became the epicenter of a large gathering that generally took place in a peaceful manner, although there were some isolated incidents between young people and security forces. A protester said they continued demonstrating because the government laughed at them again. A university student joining the protest said the solutions provided by the government that are not real, not long-term solutions, and only quick fix. What began as a call by the Chilean University students to sneak into the Santiago subway to protest against the increase in the ticket prices became protests unparalleled in the last 3 decades, with no identified leaders and a cry for a fair economic model. For the second time, the Hong Kong police hinted they might use lethal force against anti-government protesters holed up in a university following the violent clashes on Sunday. Victor Cosare reports. Hong Kong police have indicated they will not rule out using live rounds against protesters holed up in a university campus who are refusing to surrender despite being besieged by riot police. When asked by a journalist whether the police would resort to live rounds to resolve the current standoff, Chuk Hau Yip, regional commander of Kowloon West, said they are keeping their options open. He further warned the rioters not to test their bottom line after anti-government protesters clashed violently with police. Frontline protesters threw countless patrol bombs and bricks at riot police, who reciprocated with numerous rounds of tear gas, water cannons, and projectiles. A PR officer of the police was shot in the leg by an arrow, apparently shot from a distance. It was the second time the police force indicated they might resort to live rounds since the siege at Poly U began Sunday evening. The black-clad protesters stayed overnight together with a handful of journalists, moderate activists, and dozens of people dressed as paramedics who were later arrested by police. Some youngsters posted desperate messages via social media calling for help and indicating that they would not surrender. The security force blocked all exits of the campus, making it impossible for the trapped activists to leave without being arrested. Victor Cosare, UNTV News and Rescue. Bolivians are now facing shortages of food and fuel after highways are blocked by protests following the resignation of President Evo Morales. Nina Armilio has the story. La Paz on Monday is trying to stock up on food, which is growing scarce in the markets, to the point the municipal government is organizing sales to avoid exaggerated price increases. And on fuel, which Bolivia's self-proclaimed interim government says it will import from Chile and Peru. The municipality organized points of sale for butchered poultry at a price of roughly $5 each, in coordination with the Rural Development Ministry. These shops will operate all week
and it is hoped the beef will start arriving by next Saturday, according to a municipality report. Prices on some of the basic food products have risen over the past few days in La Paz, a city of close to 1 million inhabitants that mostly depends on deliveries by road from other parts of the country, though some highways have been blocked for days by protests after President Evo Morales tapped down under pressure from the armed forces. The municipality announced that its officials will establish control over the markets to prevent price gouging. Bolivia's acting Productive Development and Pluralistic Economy Minister Wilfredo Rojo posted on Twitter that cargo aircraft connections have been set up to ensure the supply of basic food products for La Paz and neighboring El Alto. Nina Armilio, UNTV News and Rescue. Gawa ang Members Church of God International ng iba't ibang public services sa dako ng Venezuela at Cali, Colombia. Mula sa Cali, Colombia, ito ang balita ni Brother Sherwin Damasco. Bago ang lahat, bumabati kami ng Happy 39th Anniversary sa ang dating daan o El Camino Antigo, ang tinaguriang the longest running religious TV program. Narito kami ngayon sa Cali, Colombia upang maghatid sa inyo ng ulat upos sa naging month-long public service ng El Camino Antigo sa bansang Venezuela at sa Cali, Colombia. Ang mga kapatid sa Church of God International sa Venezuela ay nagsagawa ng mass blood donation. Nagtungo sa isang blood bank sa Klinika Avila ang mga kapatid upang makapag-donate ng dugo. Sumunod na naging gawain ng mga kapatid sa Caracas ay ang pagsasagawa ng feeding program sa mga batang inaalagaan sa Hogar de los Niños Abandonados. Bukod sa pamimigay ng munting regalo sa mga kabataang ito na inabandona ng kanilang mga mahal sa buhay, nagkaloob rin ng kasiyahan ng ating mga kapatid sa pamamagitan ng maikling programa. Nasa 50 kabataan at 10 staff ang napaglingkuran ng public service na ito. Namigay rin ang mga kapatid at manggagawa rito ng printed black magazine ni Brother Eli Soriano at mga DVD ng El Camino Antigo. Ang mga kapatid naman sa Barcelona, Venezuela ay nagpakain sa mga kapwa-tao nating matatandang inaalagaan sa Inas Orphanage, isang bahay ampunan ng mga matatanda. Mayroong halos 70 mga lolo at lola. At ang mga kapatid naman sa Barquisimeto ay naglingkod sa matatandang inabandona sa isang ampunan rito. Nasa 40 matatanda at 10 staff ng Hogar de los Adultos Abandonados ang napakain at nabigyan ng regalo ng ating mga kapatid. Sa kabila ng kahirapang dinaranas ng ating mga kapatid sa bansang Venezuela, ay hindi nila inalintana ang kanilang kalagayan makapaghatid lamang at makapagsagawa ng public service. Kung kaya't sila naman ang niregaluhan ni na Brother Eli Soriano at Brother Daniel Razon ng mga grocery items sa isang tanging pagkakatipon. At dito sa Cali, Colombia, nagpunta ang Red Cross sa ating lokal upang maisagawa ang mass bloodletting program na dinaluhan ng halos 50 kapatid kasama ang mga manggagawang destino. Hindi pangkaraniwan ang maraming blood donation sa bansang ito, kung kaya't labis ang tuwa ng representante ng Red Cross. Sí, lo más importante me parece una labor muy bonita que podamos ayudar a otras personas por medio de algo que de pronto nuestro mismo cuerpo produce. Y qué bonito saber que por medio de esta labor estamos ayudando a otras personas, que podemos dar vida, salud a niños, personas enfermas que necesitan de nuestra sangre. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención y por la colaboración. Es muy importante todo lo que se ha hecho en este día.
ya que por medio de esta colaboración que ustedes nos han prestado, vamos a seguir ayudando a otras personas. Tapos ng mass bloodletting, sumunod namang pinaglingkuran ng ating mga kapatid sa Cali, Colombia, ang mga matatanda nating kapwang inaaruga sa Hogar de los Ancianos in San Marcos. Dito ay napaglingkuran ang mahigit 20 matatanda kasama ang mga staff na nangangalaga sa kanila. Nagpakain at namigay ng mga regalo ang ating mga kapatid sa dakong ito. Namigay rin ng mga printed black magazine ni Brother Eli Soriano at mga DVD ng programang El Camino Antiguo sa dakong ito. Ang 39 na taong pangangaral ni Brother Eli Soriano at Brother Daniel Rason sa programang Ang Dating Daano El Camino Antiguo ay hindi lamang nagmulat ng mga mata ng mga naliligaw sa maling aral ng mga reliyon, kundi umabot din sa kapwa-tao nating nangangailangan dito sa bansang Latin America. Mula dito sa Cali, Colombia, Brother Sherwin Damasco sa Ang Dating Daan 39th Anniversary, Mantiniendo la Verdad por Medio del Evangelio y las Buenas Obras. Nakipagpulong si Vice President Lani Robredo sa Department of the Interior and Local Government upang ilapit ang kahalagahan ng pondo ng mga anti-drug abuse councils para sa kampanya kontra droga ng pamahalaan. Muli ring sinabi ng pangalawang pangulo na hindi siya naghahabol ng posisyon sa gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Navotas City, ito ang balita ni Vincent Arboleda live. Yes, Vincent, go ahead. Yes, Angela. Nakipagkita si Vice President Lenny Robredo sa mga opisyal ng Department of the Interior and Local Government o DILG upang muling pag-usapan ng mga programang ipinatutupad ng ahensya sa drug war sa bansa. Dito rin inilapit ni Vice President Lenny Robredo sa DILG ang kahalagahan ng pagkakaroon ng capacity building at pagpondo sa mga anti-drug council ng mga lokal na pamahalaan. Mahalagaan niya ito para magampanan ng mga ADAC ang kanilang responsibilidad sa drug war ng pamahalaan, lalo na sa community-based rehabilitation na nais niyang paigtingin. Binigyang diin pa ni VP Robredo ang kahalagahan ng Philippine National Police at DILG sa pagsugpo sa supply ng droga at demand reduction. Samantala, sa pagbisita ni VP Robredo sa isang barangay dito sa Navotas, muling binigyang diin ito na hindi siya naghahabol ng posisyon sa gabinete. Handaan niya siyang gampanan ng kanyang posisyon bilang co-chair ng ICAD kahit hindi siya GAP cabinet member. Hinggil naman sa listahan ng high value targets sa drug war, nasa kanila na anya ang desisyon kung ibibigay nila sa kanya ang limang naturang listahan. Tiniyak naman ni Robredo na gagawin ito ang kanyang magagawa para makakuha ng kompletong mga datos sa drug war para sa mga isinusulo nitong programa. Angela, sinabi nga din ni VP Robredo na sakali mang hindi ibigay sa kanya ang naturang listahan, ay handa pa rin siyang gumawa ng mga programa kung ano man ang nasa kanyang hawak na mga datos para sa pagsulong sa pagbabago sa drug war sa bansa. At yan muna ang latest drug. Back sa iyo, Angela. Maraming salamat, Vincent Arboleda. Siyam na lugar sa bansa ang positibo sa red tide batay sa pinakahuling abiso ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kabilang dito ang Irong-Irong Bay, Silanga Bay at San Pedro Bay sa Sama, Cancabato Bay sa Tacloban City, Puerto Princesa Bay sa Palawan at ang coastal waters ng Sual, Pangasinan, Pampanga, Bataan at Dawis at Tagbilaran City sa Bohol. Ayon sa BFAR, hindi ligtas kainin ang lahat ng uri ng shellfish at alamang sa mga nabanggit na lugar. Pinagbabawal din ang pangunguha at pagbebenta ng mga shellfish mula sa mga lugar na ito. Nasa 6 na milyong Pilipino pa rin ang walang palikuran hanggang ngayon base sa datos ng Department of Health. Bunso nito, patuloy na isinusulong ng iba't ibang sektor ang zero open defecation kasabay ng pagdiriwang ng World Toilet Day ngayong araw. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Nagtipon-tipon ang ilang kawani ng local government unit mula sa iba't ibang syudad sa Metro Manila kaugnay sa pagdiriwang ng World Toilet Day sa Baseco Compound sa Maynila ngayong araw.
pinakiusapan ng Department of Health o DOH ang mga LGU na magtulong-tulong sa pagpapanatili ng kalinisan at pagpapatayo ng mga palikuran sa kani-kanilang lugar. Ayon sa DOH, ang kawalan ng palikuran sa ilang lugar ang isang sanhi ng kontaminasyon ng tubig na dumadaloy sa mga estero at water sewerage. Maaaring pagmulan ito ng mga sakit gaya ng diarrhea, kolera at virus na nagdudulot ng polio na kamakailan ay natuklasan sa port area sa Maynila. Yung problema pong nakuha po doon sa polio, actually sa wastewater, ay dito po sa Metro Manila. At pwede rin po inangganin po sa daluyan po magmula po dito sa Baseco. Base sa datos ng DOH, sa kasalukuyan ay tinatayang 6 na milyong Pilipino sa bansa ang wala pa ring palikuran at mahigit kalahati sa mga ito ay nakatira sa Metro Manila. Kabilang sa mga proyekto ng pamahalaan ay ang pagpapagawa ng mga palikuran lalo pa sa mga mahihirap na lugar. Eh kasi yung mga mahihirap, wala sila talaga silang toilet. So we have to provide toilet facilities for them. Otherwise, kahit ang laki-laki ng gastusin natin sa health benefits, pag walang toilet, edi sakit din ang sakit kasi yung hygiene ang may problema. Isa si Mang Pilemon na wala pa rin palikuran sa kanilang bahay sa Baseco Compound. Nagtitiis silang mag-asawa at anim nilang anak sa pagdumi sa kung saan-saan na lang. Mahirap nga eh, ano lang eh. Minsan doon sa araw, bawal naman doon na sa dagat. Pinagbawalan na doon yung mga bata mo, CR. Ano lang dito sa ano? Balot na lang. Target ng DOH na maging zero open defecation o magkaroon ng palikuran ng mga Pilipino sa buong bansa sa taong 2022. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Isinailalim ng Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command sa kanilang exposure program ang mga dating Abu Sayyaf group sa Basilan matapos magbalik loob ang mga ito sa pamahalaan. Layunin nito na magkaroon sila ng kamalayan sa mga pangyayari labas sa kanilang dating buhay na kinagisnan. Ito ang balita ni Dante Amento. Dispuesta sa biran na mano del gobyerno, Yapone LAFP, Western Mindanao Command, na mga exposure program L39 ay rindi miyembro del Abu Sayyaf na Basilan. Yalyaga estos na diferente lugar na pais, igual del General Headquarters del Army, Philippine Military Academy, e Philippine Coconut Authority. Asigon kon Brigadier General Generoso Ponyo, Deputy Commander del AFP Westmincom, objeto del programa para tenesaber estos mga antes rebelde na otro suceso, apuera na klase del di ila comunidad y estilo de vida. Yarin di gracias tambien estos mga antes rebelde con el oportunidad ya dali kunila el gobyerno. Magsama-sama na tayo. Bumalik na kayo dito sa baba, no? Mag-integrate na tayo. Tutulong at tutulong yung gobyerno natin. Yakumbida tambien sila kung na di ila mga kumpanyeros bira na mano del gobyerno. Aparte que tiene peligro na di ila mga bida, tatormenta tambien sila esconde na mga monte. Gusto lang yung magpasasalamat sa Pakistan, nahihirapan na po kami sa gobyerno. Wala nang sumusuporta. Dante Amento, ONITOV, Noticias Rescate, Ciudad de Zamboanga. Ibinida ng Department of Science and Technology sa Nueva Ecija ang iba't ibang makabagong imbensyon ng mga Pilipino na makatutulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa. Ito ang balita ni Danny Munar. Pinangunahan ng Department of Science and Technology o DOST ang pagbubukas ng 26th National Inventors Week Celebration and 2019 Regional Invention Contest in Exhibit sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija kahapon. 40 mga inventor mula sa iba't ibang rehiyon ang nakiisa at nagpakita ng kanilang makabagong imbensyon. Kabilang si Crisia Maceda na umaasang isa ang kanyang inimbentong smart power saving system na mapipili at makakapasok sa finals sa pagtatapos ng aktibidad sa araw ng Huwebes. Ayon sa grade 10 inventor, makakatulong ito ng malaki sa komunidad upang makatipid sa konsumo at gasto sa bayarin sa kuryente. So, ESPSS is a system that is connected to your house. Then, ESPSS has a motion sensor. Then, if the motion sensor doesn't detect a motion after 15 minutes, then all the appliances na naiwang nakabukas is papatayin niya. So,
This system also has novelty features such as SMS notification, the application software, and the automatic shutdowns. Ilan pa sa mga makabagong imbensyon na isinali ngayong taon ay ang grain moisture apparatus, Mitch electric fan, electric firecracker at iba pa. This week-long event serves as an avenue to appreciate the many inventions of our talented and innovative inventors. They are the new breeds of Filipino inventors. Ilan naman sa mga kilalang imbensyong Pinoy na malaki ang naging pakinabang sa bansa ay ang incubator ni Dr. Fedel Mundo na nakapagsalba ng maraming buhay ng premature babies. Kami rin po ay inaatasan na mag-develop ng human resources sa science and technology, engineering and mathematics, o yung tinatawag natin ngayon na STEM. At sa ngayon, tayo po ay nagsusuporta ng 36,000 scholars sa buong bansa. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Nagsagawa ng Stress Management Symposium ang Bread Society International sa Urdaneta District Jail sa Pangasinan. Ito ay upang matulungan ang mga persons deprived of liberty kung paano dapat harapin ang mga problema na dumarating sa kanilang mga buhay. Ito ang balita ni Patrick Alforte. Mahigit 60 persons deprived of liberty o PDL sa Urdaneta City Jail ang dumalo sa Stress Management Symposium ng Bible Reader Society o BRED International kahapon. Layon ng event na ito na mapagaan ang nararamdaman ng mga PDL sa mga panahong sila'y dumadaan sa mga mabibigat na suliranin. Makakaiwas din ng mga ito sa pagkaburyong. Isa-isang tinalakay ng BRED Society ang mga pangunahing dahilan ng depresyon at kung ano ang mga epekto nito, hindi lamang sa pag-iisip kundi pati na rin sa kalusugan ng dumaranas nito. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan ay ibinahagi ng BRED Society ang mga pamamaraan kung paano maiiwasan ang depresyon. Kaya naman, laking tuwa ng mga PDL dito sa isinagawang stress management seminar sa kanilang lugar. Natuto po kami na ang stress pala ay hindi dapat gawin parang problema sa buhay. Dapat pag nai-stress ka, maging harapin mo yung problema na dumarating sa atin. Harapin mo nang matiwasay, na siyempre may pananalig ka sa Panginoon. Sa Bread Society, salamat po dahil unang-una po, ito lang po yung kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon po kami ng stress management seminar po na pinauna po namin sa mga PDL namin na sila po yung unang-unang nangangailangan po. Binigyan ng pagkilala ng pamunuan ng Urdaneta District Jail ang Bread Society dahil sa tulong na ibinigay nito sa mga PDL. Patrick Alforte, UNTV News and Rescue, Pangasinan. Yeah, mabuti naman kasi alam mo, di ba Monica, hindi nabiro yung stress na yan. Eh, dahil from stress, nanganganak yung iba't ibang malalang problema. So mabuti at merong stress management na ginawa ang Bread Society. Yes, and lalo na doon sa mga kababayan natin na persons deprived of liberty. Kasi of course, they can't live a normal life. So talaga minsan prone sa depression. So malaking tulong and saludo tayo sa Bread Society for doing that. Yes. At muli ang aming pagbati sa programang Ang Dating Daan. Yes. Sa happy 39th anniversary. Yes. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi!